Bukas ng alas 9 ng umaga ang tapatan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Matapos manalo ng Lal sa huling laban nila kontra Suns sa score na 100-95, as of now may standing sila na 1-1. Samantala, bigo naman ang Kings sa huling laban nila kontra GSW. Ito ay matapos masungkit ng Golden State ang panalo sa sariling bahay ng Sacramento sa score na 122-114. Katulad ng standing ng Lake Show, 1-1 din ang Sacramento Kings, kaya magiging maganda ang laban na to, nakakasigurado ako dyan. Kung sino ang mananalo, siya ang aangat sa kanilang standing. Dako tayo sa injury report. Ayon sa balita na nakita ko, hindi makakapaglaro ang 24 years old forward ng Lal na si Vando. Maging si Jalen Ujifino ay out din sa laban na ito. Si Cam Reddish naman ay nakalista bilang GTD or game time decision. Para naman sa Kings, hindi makakapaglaro ang 6'9 forward nila na si Trey Lyles. Silipin natin ang player stats ng bawat kupunan. Unahin na muna natin ang Sacramento Kings. Base dito sa team stats, tatlo ang nag-a-average ng 20 plus points per game dito sa Sacramento. Si De'Aaron Fox ang leading scorer nila, averaging 28.5 points per game. Sumunod si Harrison Barnes with 21.5 points at pangatlo naman si Sabonis na kumakargada ng 20.5 points per game this season. Para naman sa Lal, dalawa sa kanila ang nag-a-average ng 20 points per game this season. Ito ay walang iba kung hindi yung dynamic duo nila na si AD at LeBron. As of now, si DeBrow ang leading scorer ng Purple and Gold, averaging 23.5 points per game. Sumunod naman ang all-time leading scorer na si LBJ na nag-a-average this season ng 21 points per game. Pagkumparahin naman natin ang team stats ng dalawang kupunan. Nag-a-average ng 122 points per game this season ang Sacramento Kings habang 103 points lang para sa Lakers. Basta sa opensa mga idol, mukhang liamado ang Sacramento kontra sa Lal. Kaya para manalo, kinakailangan nila ng mahipit na depensa para malimitahan ang mga birador ng Sacramento. Katulad na nga lang ni De'Aaron, Barnes at Sabonis. Kung sakaling magawa ng Lake Show na malimitahan tong mga offensive players ng Sacramento Kings, malamang sa malamang, mas mataas ang tsansa na makuha nila ang panalo sa laban na to. Sabi nga nila, defense wins championship. Ang alas naman ng Kings kontra sa Lal, kinakailangan din nila pigilan ang dynamic duo ng Lake Show na si LeBron at AD. Hey mga idol, ano sa tingin nyo? Sino kaya ang mananalo sa laban na to? Makuha kaya ng Lal ang pangalawang panalo nila o ang Sacramento Kings ang makakakuha ng pangalawang panalo laban sa Lal? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.